Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, anak ni dating Pangulong Diosdado Macapagal. Bago pumasok sa mundo ng politika si Arroyo ay propesor siya sa Ateneo de Manila University, kung saan isa sa kanyang naging estudyante ang kasalukuyang presidente ng bansa na si Benigno Aquino III. Sa imbitasyon ni Noy Pangulong Cory Aquino, sumabak sa pagsiservisyo sa gobyerno si Arroyo bilang Assistant Secretary at Undersecretary ng Department of Trade and Industry. Matapos nito ay kumandidato siya, nanalo at nagsilbi bilang senador noong 1991 hanggang 1998. Matapos na magsilbi sa Senado, naihalal naman siya bilang pangalawang pangulo. Mahigit 2 taon sa kanyang paninilbihan bilang vicepresidente, naganap ang People Power 2 na patalsik sa pwesto si Pangulong Estrada at si Gloria ang humalili sa kanya. Hindi naging madali ang mga taon ng paninilbihan ni Pangulong Gloria sa mga panahong tinatapos niya ang termino ni Presidente Erap. Pwestiyon ang legalidad ng kanyang pagkakaupo sa pinakamataas na posisyong politikal sa bansa. Hindi rin tumitigil ang protesta at pangangalampag sa kanyang pamahalaan ng mga taga-suporta ng mga Estrada na nananawagan ng pagpapalaya sa mga ito matapos ikulong si Pangulong Erap at si Senador Jinggoy Estrada sa kasong pandarambong. Naganap din ang pagtatangkang magsagawa ng rebelyon laban sa Administrasyong Arroyo. Tinawag itong Oakwood Mutiny. Nalampasan ni Arroyo ang mga problemang ito. Muli siyang tumakbo at nanalo sa halalan noong 2004. Bagaman naideklara at nakapanumpa para sa kanyang ikalawang termino, naging kontrobersyal ang kanyang pagkakapanalo. Ang mga akusasyon ng pandaraya laban kay Pangulong Gloria ay lalong umigting nang lumabas ang Hello Garci tape. Sa panahong ito, isinagawa ni Arroyo ang pamosong I am sorry speech. Lumakas ang panawagan para sa kanyang pagbaba sa pwesto at mayroon pang naghain ng reklamong impeachment laban sa kanya. Hindi ito umusad sa Kongreso at natapos din niya ang kanyang ikalawang termino. Sa kanyang pamumuno, umabot sa 4.5% ang average economic growth ng bansa, mas mataas kaysa sa Administrasyong Cory Aquino, Ramos at Estrada. Sa katunayan, isa ang Pilipinas sa mga kakaunting ekonomiya sa Timog Silangang Asya na hindi nagbago ang takbo sa kabila ng naganap na global financial crisis noong taong 2008. Sa Administrasyong Arroyo, naisabatas ang kontrobersyal na Expanded Value Added Tax Law na nagsilbing centerpiece ng kanyang economic reform agenda. Sa kanyang pamahalaan, nagkaroon ng polisiya sa pagpapatupad ng holiday economics na naglalayong palakasin ang domestic tourism. Sa kasalukuyan ay nasa ilalim ng hospital arrest si Pangulong Arroyo dahil sa kasong maling paggamit ng pondo ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. At bagaman ganitong uri ng sitwasyon ang kinakaharap niya ngayon, nasa ikalawang termino na si Gloria Arroyo sa kanyang posisyon bilang kinatawan ng ikalawang distrito ng Pampanga sa Kamara. Gloria Macapagal Arroyo, ang 14th na Pangulo ng Pilipinas.